po. Good morning, good afternoon, good evening. No? Welcome po na naman sa ating channel na It's a Trap. Ngayong araw na to, tuturuan ko po kayo kung paano po tatanggalin ang scales and aphids sa inyong Saracenia. No? Ito pong pagtatanggal na to ay manually. Hindi po ito ginagamitan ng any other chemicals maliban po sa tubig. No? So, ito pong pag-alis po ng mga peste sa inyong halaman na Saracenia, ito po ay diniscuss na rin natin noong nakaraan. Pero po, pinakita lang po natin doon, pero wala pong actual na mga pest. No? This time, no, nakakita po ako ng Saracenia dito sa aming nursery na meron pong infestation ng aphids at scales. So, tinry po natin ulit na gawin yung submerge, no? Sa submerge po ng plant doon po sa tubig, no, ng overnight, no? So tignan po natin kung ano po yung naging resulta, no? Kung naging effective ba yung ating method or hindi, no? So panoodin po natin. Yan po, ito pong ano natin, Saracenia maroon, ay merong scale, no? Ayan, adiri. Kilabot, no? So ngayon, papakita ko sa inyo kung gaano ka-effective po yung tinuro ko po sa inyong ano, method ng pagtanggal po ng gantong klase ng peste, no? Ito yung pagsasubmerge po sa rain water. So, ito, sundan po natin. So ayan po, unti-unti po natin nilalagyan ng rain water, no? Kaya pumalagay pabigat kasi tutumba. So ito lang po, lalagyan ko ng pabigat. Ayan po, para po lumubog siya at hindi umangat, no? Ilagay po natin sa garapon instead dun sa paso. Ayan. So iiwan ko po siya. Ang oras po ngayon is think 3 o'clock, no? 3 p.m. So kukunin ko po siya at iaahon mamaya, siguro bago po ako matulog. No, pwede po yung gawin ay overnight. Pero i-check ko po mamaya, no, ng siguro ay around 9 p.m. mamaya, kung madali na matanggal yung mga scales, iPad scales or aphids, no, and aphids, no, ay iaahon ko na po. Pero kung hindi pa rin, hahayaan ko po siya hanggang bukas. So ayan po, no. Yan po, ito yung time after more than 3 hours na napagbabad po dito sa ating Saracenia maroon, no? Ngayon po, tatanggalin natin yung mga dumikit po sa kanyang mga scale. Magitan po ng brush po lang ito. Madali na pong matanggal siya. Pero sa tingin ko, kailangan pa po natin ito ibabad ang pinabukasan para mas madali pong maalis, no? So, iiwan muna natin siya hanggang bukas. Tsaka po natin tatanggalin tuluyan yung mga nakadikit pang aphids tsaka scale. So after 3 hours po ng pagbabad po sa rainwater, nakita po natin na pwede na pong matanggal yung mga aphids tsaka scales dun sa Saracenia, pero hindi pa po ganun kadali, no? So we decided na ating pong itong ibababad uli, no, at gagawin po nating overnight, at kinabukasan na natin iaahon yung ating Saracenia maroon, no? So tingnan po natin kinabukasan kung ano po yung naging result po. Po, napatagal po yung ating pagbabad sa dami po ng ating mga activities ngayon at kahapon. Now, ngayon po lang po maahon uli. Ngayon po ay exactly 18 hours na nung siya po ay naibabad ko. No? So, titingnan po natin, no, kung madali na po tanggalin yung mga scales, no, na nakadikit po sa kanya.
Ayan, at tignan po natin kung madali na po matanggal yung mga scales. So, ito po yung part na meron. Madali na po siyang tanggalin, no? Hindi tulad nung nakaraan na talagang dikit na dikit, no? Madadamage po yung plant pagka inyong sinanggal. Ito po kasi medyo maliit pa po yung plants, kaya hindi ko po ma-manual na kamay. Pero ito pong brush, no? Nakakasuot po siya sa mga ano, mga crevices. Hindi na lang po lakasan, yung enough lang para matanggal po. Ayan po, yung aphids, yung scale. Kasi kung kayo po may mga plants na, yun nga, mahal, no? Worth it naman itong ginagawa nyo, maasikaso nga lang, tulad ako pagka sobrang dami ng halaman. Pero po ito, idadalawa na lang yung ganito ko eh. Kailangan ko pong isave talaga to. Masang natatanggal na pagka binrush. Tulad nung kahapon na talagang madadamis po yung plant. Ito po ay marahan lang, huwag nyo pong didiinan. Dali nang tanggalin. Pati yung sa mga new growth, no? Tanggal na. Ang pwede ko pa pong gawin dito ay, no, i-divide, no? Pero ayokong i-divide siya. May plano kasi ako dito, saka dun sa isang same, ano po, same Saracenia maroon. Ang gagawin po nating bag, no, at i-videohan po natin. Nyo po, ang galing matanggal. Yung iba po dyan, hindi po ano, scale. Iba po dyan, pintura. Kasi po nung nagpintura po dito sa greenhouse, no, nawisigan po sila nung nagpintura. Hirap po tanggalin pagka pintura. Pero ito pong mga scale, no, galing tanggalin yan pagka nababad nyo na ng ilang oras o overnight. Ako yung ayoko mag-spray ng mga ano, mga pesticides. Kung po pwede, no? Bukod po sa mga gastos, tapos baka mapaglaruan pa ng bata. Hinahawakan po natin yung plants natin pagka tayo po ay nag-repot. Kaya ano po propagate. Kaya ayoko pong gumamit na pesticides.
mga ibang klase ng skill na tatanggal po eh. So sobra na to sa ano, although pwede naman kahit dalawang araw to. Bukas po Sabado, close po tayo. So hindi po pwede na bukas. Wala po mag-aasikaso sa kanya at busy rin po ako bukas. So yun po, wala na. No? Inilubog ko po siguro ng isang beses. Tapos tingnan ko kung meron pa pong nakadikit. Kasi ayan, natanggal na po halos. No? Yung mga isa na mga scale. Ayan po, nakadikit sa toothbrush na luma. Ilubog ko lang po saglit. Uli natin siya para ma-acclimate na uli. Much better po kung bago-bago pa lang kayo. Huwag nyo muna pong i-ano to. Sa morning sunlight lang. Kasi, di ba, inaabon natin siya sa tubig mo almost 24 hours. Ayan na siyang skate. So, hindi naman siguro mahirap igilawa ako. Pagtututbrush lang yung medyo masikaso. Pero po once na nababad nyo na, no? Medyo madali na po, no? Hahanapin nyo na lang kung saan nakadikit. Tapos i-brush nyo po ng, wag po yung, kung ito po yung ano, yung, kung ito po yung scale, wag pa ganyan, no? Pailalim, no? Ganyan, parang po ganyan. Para po matanggal yung pagkakakakit. Parang nakasaction kasi yan sila. Nakakagat dun sa ano, sa mga feature. Ano, after ng ano ng almost 18 hours ng pag sa submerge po ng ating Saracenia maroon sa rainwater, nakita po natin na madali na pong natanggal yung mga aphids tsaka scales. So paano po natin kailangan i-brush, no, or tanggalin manually yung mga ano, yung mga pest na po na yon, no? So kung ano po, kung nakita niyo po sa video, no, kung paganto po ang tubo ng feature ng mga Saracenia maroon, ay yung pagbabrush po ay pataas o kaya po pababa, no? Pero po mas nakita ko po na mas madali po na matanggal po sila pababa, no? Siguro po dipean po yun, no? Dahilan, dahil naka, yung pagkakakagat po ng insect or pagkakasaction po niya dun sa mismong halaman. So nakita po natin, no, kahit po hindi po tayo gumamit ng mga harmful chemical na makakasama po sa atin at sa ating mga kasama sa bahay at sa ating halaman na rin, no, in the long term use. No, nakita po natin na pwede pala na rainwater lang, pwede na pong matanggal itong mga kinatatakutan nating mga peste, no? Alam nyo po, no, ito pong mga peste na to na kumapit sa ating Saracenia, pwede rin po kumapit sa ating mga Venus flytrap and other carnivorous plant, no? So, pwede po natin gawin din yung ating ginawang method po, no? Pero po, promise ko sa inyo, pagka may nakita rin ako dito ng mga na-experience ko ng mga issues sa aking mga halaman, i-share ko po uli sa inyo, no? At yung mga request nyo pong mga video, gagawin po natin yan sa mga susunod na araw. Dahil po ngayon ay Friday, no? Sunday na po uli ako makakagawa or Friday night. Kasi po kami po ay rest day namin ay Saturday. So maraming salamat po sa inyong pananood. Sana po ay may natutunan uli po kayo. God bless po at maraming salamat.